Good morning, good morning. And time check. 9:20. Check out natin is 11 AM. So prepare lang tayo. Pabalik na tayo ng Manila para makita na natin si Abacinini tsaka si Manong. Okay, so prepare lang, ligo na, tapos batchin na tayo. And yun, pag ganun-ganun lang, so pauwi na tayo. Pero bago yun, gusto ko lang mag-thank you kay Kuya. Una, dun sa naghatid sa atin yung gamit yung golf cart nila. At saka kay Kuya Guard na nag-assist sa atin. Tinulungan tayo mag-tawid ng baggage. Medyo mabigat kasi yung baggage namin kasi maraming gamit. Tapos yun nga, medyo yung ibang gamit is basa and all. Tapos at the same time, siya yung nag-antay ng van. So nandun lang kami sa gilid. Sila, ewan ko, parang may niraradyo yata sila. Di ko alam kung paano yung process nila. Pero siya yung nag-antay ng van. Tapos nung pasakay na kami, nililista rin nila for safety purposes na rin. Yun, siguro balikan na lang natin yung mga nangyari habang fresh pa sa memory ko, at least, diba, for the record. So grabe, hindi mo naman ine-expect, or hindi ko ine-expect na ganun yung mangyayari, kasi all the while it dapat vacation lang siya. At the same time, hindi ko talaga siya gusto umalis. Well, nakuwento ko na naman to kay Bekbe, kasi hindi ako ganun ka-excited since maiiwan kasi sina Peggy. Pero good thing, nagpresenta naman yung lolo nila na magbantay sa bahay. So instead na iwanan namin sila sa dinar, ang nangyari, so nagstay nila sila sa bahay. So namomonitor ko naman sila through CCTV. So yung pagka-miss sa kanila na part, hindi na ganun ka grabe. So pero ayoko rin silang kamustahin at the same time, kasi yun, alam mo yun, parang hanapin nila ako. Pero yun na nga. So punta tayo dun sa kwento ko na rin. Alam ko na kung napanood mo man or hindi, pero kwento ko na lang din, which is yung dapat na day 1 namin nung December 9. So December 9 yung original na alis namin around like 6:55. Pero pagkakatingin ni Bekbek is 8 PM, which is yun dapat na pabalik namin sa Manila. So in short, na late kami at nagrebook kami. So second day, which is nung December 10 naman, muntik na naman kaming malate. Kasi naiwan niya naman yung phone niya, and yun yung naglalaman ng details, nung like nung flight details and all. Kasi hindi ka naman makakapasok kasi kailangan mo nga ng information, papakita mo dun pagpunta mo dun sa NAIA. So papakita mo yun, and kung wala yun, so isipin mo na lang, nahatid na kami sa NAIA
paghatid sa amin sa NAIA 3, umikot na pabalik Skyway, Cavitex and all. Nandun na sila sa may part na Las Piñas, if familiar ka. Siguro medyo malayo na rin yun. So bumalik na naman sila, pabalik ng NAIA 3 para ibot yung phone. Kasi hindi pwedeng wala. Pwedeng kami yung, only pwedeng maiwan yun if possible, pero going back, hindi nga namin maiwan kasi nandun yung details, di ba? So yun, muntik na naman kami maiwan, so grabe, parang di yata kami pinapalis. Pero yun, nakalis din kami. Tapos yung third day naman, ito yung nakapag-tour kami. So nung umaga, nakapag-tour kami, which is yung tour A, pagkakatanda ko. Parang nakapag-visit kami sa mga, basta five islands yun eh. So nakapag-island hopping kami, pero around like 12 PM, ayun na yung dinugo siya. So ayun na, pagkadugo niya, and then pagka-uwi namin, doon na yung medyo sumama pakiramdam niya, at sinugod na siya sa ospital. Tapos bumili pa ako ng pagkain noon, iniwan ko yung pagkain doon sa pinagstayan namin doon sa One Dynasty. Pati yung mga nabili kong ko, naalala ko tuloy yung nabili kong Coke, naiwan ko rin doon sa Wow Davao. Alam ko na pagkakatanda ko, meron ako na vlog doon, or na nasabi ko, isa-isang vlog ko. Tapos at the same time nung pauwi kami, galing basta yung last na island namin, bumabagyo naman. Talagang alam mo yun, grabe yung di ko na ma-explain, pero sobra yung nangyari nung mga panahon na yun. And yun, tapos yung day 4 namin, or parang December 12, nag-message naman si Papa na, kasi gumala sila eh. So, pumunta sila sa Bacoor or sa Imus yata, di ko matandaan. Pero nagsabi naman, so, pumunta sila sa Imus, and then si Manong Steve, so, muntik naman siya mawala. Alam mo yun? So, nandun kami sa ospital, and then sinasabi sa akin, so, wala akong tulog. And then binabantayan ko si Bek, tapos grabe, tapos sinabi na nawala si Manong. Pero ano, nahanap naman nila, like after 2 hours, and then sabi nila, alam ko na na-post ko rin yun sa isang video, na pagod si Manong. So yun, good naman, so na at least, di ba, nakita si Manong. And then December 13, alam ko yung 5th day namin, so yun, laya na kami. Pero grabe, nagbayad kami sa ospital. Pero yun nga, sinabi ko doon na nakatip. Pati yung savings ko, nawala. Pero anyway, nakasurvive naman tayo doon. So yun, pinaka-chillest day natin afternoon, which is yung December 14 na. So nagpunta na tayo sa Astoria, nakapunta tayo sa water park, doon sa spa. Yun, and then nandito na nga tayo. So ito na, which is pauwi na. Itong tatanungin mo ako kung babalik ako sa Palawan. Yeah, bakit hindi? So siguro sa susunod na kwento, baka alam mo yun, mas okay na.